subukan natin itong ano, mag-andar ba siya ng malamig yung makina. So naririnig natin yung pilpa motor gumagana. So ayaw pa rin. Ayaw pa rin mag-andar kapag maaga. So guys, dito natin makikita yung mga ano niya. Itong absolute throttle position, nakakulay pula siya. So yung reading niya is 54.902%. So yung standard range niya 0 to 14 lang dapat. So dito naman sa absolute, sa airflow rate mass airflow sensor, yung sa kanya is 1.190. So yung standard 226. Tapos dito naman sa ano niya, engine coolant temperature 82.4 degree Fahrenheit. Tapos yung standard niya 176 to 230. So dito naman sa fuel rail pressure PSI niya is 94.25 PSI. So yung dapat na PSI niya is 290 to 29,000. So 290 to 29,000. So ang taas pala dapat. So intake air temperature 82.4 degree Fahrenheit. Tapos yung normal standard range 86 to 176. So ito yung titingnan natin kung laro ito, kasi yung kulang sa ano, kulang sa pressure, itong fuel rail pressure. So maglabas nito, maaring fuel pressure monitoring din siguro. So pause ko muna, tingnan natin yung ano niya, trouble code. Diyan lang siguro natin para ano. So doon tayo sa unselect, tapos back, then dito tayo sa red bolt code GM. Yun, no bolt code, no bolt code siya, no bolt code. So ayaw siyang mag-andar. So gagawin ko dito, papalit ko muna ng mass airflow. So ayaw. So papalitan natin ito ng mass airflow. Tsaka try natin tanggalin muna yung sa ano, temperature sensor. So guys, ang ginawa po natin, tinanggal natin yung sa map sensor at tsaka yung sa temperature sensor. So ito yung tinanggal natin kasi ito yung reading na nagpula tsaka itong sa temperature sensor. So tinanggal natin. Tapos ipa-andar natin. O, andar kagad. So try natin ibalik yung sa ano, mass airflow. Balik natin yung sa mass airflow. Tapos yung sa temperature sensor lang ang hindi muna natin saksa. Kung mag-andar ba siya. Mag-andar pa rin. So klaro na dito na yung sa ano lang papalitan natin dito, kahit sa itong sa ano na lang, sa mas, yung sa temperature sensor, yung sa coolant, tong coolant dito, engine coolant temperature, yung papalitan natin dito. So wala kasi akong pantesting nito ngayon. Guys, para ma-prove natin na ito lang talaga yung sira, subukan natin ikabit ulit. Tapos iparedondo natin kung ano yung mangyayari.
So ayaw. So tanggalin natin yung sensor. Yan. Tanggal na ito. So isa-isa dito. Ito yung okay, one click lang. Patayin ulit. Ayos. So yun lang. So para paniguro talaga na sure tayo na yun yung sira, ibalik pa natin yung sensor. Oh, saksak. Okay, kakabit na. Ig on, ignition on, start. So ayaw. Okay. So sure na tayo na 'yun lang yung talaga yung sira.